mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran at ang Hadith, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kauli-uliyang subo, ang patnubay na nagmumula sa Panginoong Tagapaglikha, kayamanan na ilmo, kaalaman sa kanyang Panginoong Tagapaglikha. Madami ng taong isisilang ay ito pa ang nilikha. Mayroon pong halaga sa isa ang ating buhay. Maraming tao ang hindi sumusunod sa kanyang tagapaglikha. Kung ikaw ay isang mahirap ay pagsubukin sa iyo ng Allah, at kung ikaw naman ay may karunyan dito sa mundo ay pagsubok din sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi awalan, kama qallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng puri dito sa ibaba ng lupa at sa kalangitan ay pag-aari naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya po lamang ang dapat purihin ng lahat-lahat ng nilikha. Ang pagbati ng kapayapaan ay suma sa ating Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kaniyang mga sahaba, kung saan sila ang naging dahilan upang umabot sa atin ang kanila ang mensahe ng Islam. Ang Quran at ang Hadith, yun ang kanilang pinagsikapan nung kanilang kapanahunan, na kung saan hanggang sa ngayon ay umabot sa atin at darating pa sa mga susunod pang mga henerasyon hanggang sa bagong magwakas ang panahon. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kauli-uliyang subo. Sa lahat-lahat ng pag-upgrade, sa lahat ng mga propeta at mga subo, ang last na update o upgrade ay ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon ay wala ng update sa mga propeta. Ang pinakahuli ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, hanggang sa huling panahon, ang mababasa lamang, ang naiiwan lamang sa mga darating pang henerasyon ay ang kitab na Quran at ang Hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinapasalamat natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil umabot sa atin kahit pa man hindi natin inabutan ang ating mahal na propeta Muhammad. At yun ang ating pinapasalamat. Malaking ipapasalamat ng mga tao, ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ang mabigyan sila ng tamang gabay, ang kanilang din, ang kanilang reliyon, ang patnubay na nagmumula sa Panginoong Tagapaglikha. Wala na, kahit sino mang tao, kahit ano man ang kanyang nationality, kahit ano pa man ang kanyang tribu, ang pinakamahalaga sa kanya, pinakamainam sa kanya, na dapat niyang natamasa o natanggap dito sa ibaba ng lupa, ang dapat niyang naging kayamanan ay ang kayamanan na ilmo, kaalaman sa kanyang Panginoong Tagapaglikha. Sapagkat malalaman mo kung anong ugnayan mo sa Panginoong Tagapaglikha. Bakit ka nandito sa ibaba ng lupa? Bakit ikaw pa sa dami-dami ng taong isisilang ay ito pa ang nilikha? Bakit ikaw, Farouk, ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung ba ay magpapahirap sa iyo kapatid o pasasalamatan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Natatakot ka ba na baka ikaw ay magkasala
at hindi mo magampanan ang pinag-utos ng Allah, kaya nagsisisi ka, halimbawa na sana hindi ka nalang lumitaw dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka nalang nag-exist dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka nalang sana nilika ng Allah, dahil hindi mo kaya ang pamumuhay dito sa mundo. Mga kapatid sa pananamparan ng Islam, ang kautusan ng Allah, ang paglika sa atin ay nandiyan sa banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ang dahilan ng Allah sa paglika sa ating mga tao ay ang sambahin ng tagapaglika. Yun ang pinaka layunin ng Panginoon kung bakit niya nilika ang sangkatauhan. Ang mga ibang mga nilalang mga kapatid sa pananampalataya ay hindi lang natin alam, sila ay sumasamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba lamang tayo dahil tayong mga tao ay nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala na may taglay na free will. May freedom. May karayaan kung ano ang kanyang gawin. Kaya naman, ang mga tao ang susunod kay Allah ay bibigyan niya ng gantimpala o premyo. Pinaghanda niya ng gantimpala at yun ang paraiso. Hindi basta-basta nilika ka na ng Allah, kapatid sa Islam. Dahil kung ikaw ay matagumpay na tagasunod ni Allah, ay ipagkakalob niya sa iyo ang kanyang paraiso. Ito ay pinaghanda ang kanya. Bago ka ni kayong kapatid sa Islam, ay inihanda na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang surga, ang paraiso. Kaya hindi baliwala ang paglika sa mga tao. Sino naman ang hindi susunod kay Allah, ay mayroon din kaupulan ng timpala at yun ang kanyang, yun ang impyerno. At hindi na sila makikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga tao sa impyerno ay mga talunan. Puro pagsisisi ang pagpamumuhay doon sa impyerno. At dahil doon sa dalawa, ang paraiso at ang impyerno, ay makakaptan yun ng mga tao, may gagawad yun sa mga tao, nang dahil doon sa kanilang ginawa ngayon sa ibabaw ng lupa. Halimbawa, kung ako ay mamumuhay dito ng 70 years, inshallah, ay dahil doon sa aking pamumuhay ng 70 years, kung gaano ko sinambang Allah, kung gaano ko siya sinunod, ay nandoon sa dalawa ang kanyang pabuya sa akin. Kung ikaw ay susunod kay Allah, ang kanyang pabuya sa iyo ay ang kanyang paraiso. Kung hindi ka susunod kay Allah, sa tagapaglika, ang kanyang igagawad sa iyo ay wala ng iba kung hindi ang impyerno. Yun ang dahilan kung bakit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang ibang dahilan kung bakit nilika ni Allah ang mga jin at ang mga tao maliban sa kanilang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi basta-basta tayo ay nilika ng Allah ng baliwala. Tayo ay mamamasyal lang na walang iniisip na Panginoon. Walang sinasamba. Mayroon pong halaga sa isang ating buhay. Ngayon, paano naman ang ibang nilalang? Yun lang po yung natukoy na Khalifatul Ard. Yun po yung napagtatiwalaan na tumanggap ng pagtitiwala ni Allah. Ang mga tao ang tumanggap sa pagtitiwala dito sa ibabaw ng lupa na susunod sa kanya. Ngunit maraming tao ang hindi sumusunod sa Panginoon. Maraming tao ang hindi sumusunod sa kanyang tagapaglikha. Hindi ba naisip ng maraming tao na kahit hindi sila sumusunod kay Allah, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala ni Allah sa kanila? Bakit mayroon silang mga riski? Dahil habang nag-exist ang mundo, habang ang mundo, ay may biyaya rito ang Allah at may pagpapala rito ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Maging Muslim ka man o hindi ka Muslim, ay nandyan ang pagpapala ng Allah. Pare-parehas po dito ang mga mananampalataya at walang pananampalataya. Maliban na lang sa iyong hinihining panalangin kay Allah, nabigyan ka ng ganito, napagkalubang ka nito, napagkalubang ka ng ganito. Dahil kung tatanggapin niya ang iyong panalangin, ay magbabago ang iyong kader. At kung ibigyan niya sa iyo, ay yun naman ay panibagyan bagong pagsubok sa iyo. Halimbawa, wala kang kakayahan sa buhay. At nanalangin kaya Allah na pagkalooban mo ako, ya Allah, ng ganito, sapagkat pag ako ay pinagkalooban mo ng ganitong kayamanan o ganitong ari-arian, ay gagamitin ko sa iyong landas. At
marami ang tumupad sa usapan at marami din ang nawala, hindi natupad ang kanyang pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya halimbawa, wala ka, tapos nagkaroon ka, tinanggap niya lang yung panalangin, at binigyan ka ng riski, katayuan, iniangat niya yung buhay, ang kanyang katayuan sa buhay dito sa mundo, ay panibagong pagsubok na naman yung kapatid sa Islam. Mga kapatid sa Islam, tanggapin natin 100% na ating pamumuhay dito sa lupa. Kung ikaw ay isang mahirap, ay pagsubok yan sa iyo ng Allah. At kung ikaw naman ay may karangyan dito sa mundo, ay pagsubok din sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dipindi lang yan kung paano ka nakikitungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa kanyang mga sambayang. Yung salat, yung sambayang ang pinakamahalaga sa lahat, dahil yun ang ulo-ulo ng tinatawag nating wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Yun ang ulo-ulo ng pagsamba kay Allah, ang pagdarasal ng pagsambayan. Yan ang ulo. At nabanggit pa ng pagkaibahan ng kafir at saka ng Muslim ay ang sambayan. Kaya kailangan itaguyod natin ang pagdarasal, pagsambayan, kahit ano pa man ang sitwasyon. Yan lang ang kautusan na hindi pwedeng baliwalay ng mga tao, ang sambayan. Bakit? Kahit may sakit ka, kapatid sa Islam, kailangan kung nakahiga ka lang, maaari ka rin magsambayan. Opo. At kung hindi mo kaya mag-abdas, mag-air, ay pwede kang magtaya mo, kapatid sa Islam. Yung alikabok dito ay pwede mong gawing pang-ablusyon mo. Hindi ka pinapahirapan ni Allah. May sagawa mo lang ang pagdarasan sa Kanya. Ay maligaya niya sa sayo at nakatupad ka na doon sa kanyang layunin. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan niya tayo ng payo. Ang sabi niya, ittaqillaha haythu makun. Ito ay alam ko nabanggit nung mga nakaraang Jumat dito, sapagkat pinapanood ko po ang mga nagkukhutba dito ng mga video ninyo. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ittaqillaha haythu makun. Tatlo ang kanyang ipinayo dito sa hadith nito. Katakutan ninyo ang Allah, sumunod kayo kay Allah, na kahit nasaan kayo naroon, anuman ang inyong kalagayan, ay matakot kayo kay Allah. Halimbawa, kapatid sa Islam, ngayon ay December 23 at ang ating mga kapatid ay masyadong busy sa pagninegosyo. Di po ba? So, doon mo masusukat ang iyong paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iiwan mo ba ang makamundong bagay na may oras at sasambahin mo muna ng Allah? Pupunta ka muna sa masjid, masjid ng Allah, upang sambahin siya? O mas pipiliin mo ang iyong mga mamimili? Ito ay mga pagsubok. Maliwanag na pagsubok. Hindi ka dapat dumikit na dumikit doon sa mga pagkakataon na maaring kung datnang ka ng kamatayan ay ipapahamak mo. Ito ay marino na pagsubok ang mga ganitong oras. Ittaqillaha haythu makun. Ano man ang inyong kalagayan at sitwasyon, ay matakot kay Allah. Kung ano ang sitwasyon mo, yun lang, kapatid sa Islam, yun lang kaya dapat mong gawin. Huwag mo nang pangarapin ang mga ibang bagay. Baka yung payo, may mga bagay kasi tayo may manabanggit sa Quran, may mga bagay na gusto natin na hindi makakabuti sa atin. Ngunit mayroon namang ayaw natin na yung pala yung makakabuti sa atin. May mga bagay na halimbawa hindi natin nakuha, yung pala yung makakabuti sa atin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang pangungutang, kapatid sa pananampalataya, ay isa sa hindi magandang gawain kung hindi ito pinaka necessity. Sapagkat kapag ang utang kasi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag nangutang isang tao ay parang nilagyan niya ng lubid, hadlang ang kanyang sarili.
sa kanyang pagpasok sa paraiso na hanggang hindi mo natatanggal, hindi ka nakakapagbayad o hindi ka pinatawad ng iyong inutangan, ay hindi ito ipagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun ay utang mo sa isang tao. Kung ikaw ay mabuting Muslim, ano ang dapat mong gawin sa iyong mga kapatid Islam? Alam mo walang pambayad o kaya nakalimutan ng mga tao, kapatid Islam, ang payo ko sa inyo ay ipagpatawad ninyo ang inyong nahiram sa inyong kapatid na Muslim. Nabigyan niyo siya ng kalayaan. Hindi lang dito sa mundo, kundi pati na sa kabilang buhay. Pinakamahalaga yun. Kahit ba kinakasan kanya, ang Allah ang bahala sa kanya. Ang importante, malinaw na maliwanag sa iyo na iya siya ay pinatawad. Yan ang pinaka-the best na mabuti ang puso ng isang Muslim. Ano ang kasunod ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wadbi sayadil hasanatam huha. Kapag tayo daw ay nakakagawa ng kamalian o pagkakasala, ay kailangan isunod agad natin ang mabuting gawain. Halimbawa, nagkamali tayo, nagkasala tayo, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakagawa tayo ng hindi maganda, accident man ang sinadya natin, kailangan gumawa pa agad tayo ng mabuti upang mabura niya ang naunang masamang nagawa natin kaagad. At magpapagayon, kung sa kalendar ng kanang kamatayan, ay lagi na nangingibabaw ang iyong mabuting gawa kaysa iyong masamang gawa. No? Parang ang check and balance lang tayo sa ating mabuting gawa at saka hindi magandang gawa. Minsan kasi, may mga kapatid na sa pagkatao lang tayo, hindi natin nararamdaman minsan na mayroon pa ng kapatid o kaya ibang tao na sumamanggob sa atin. At hindi natin alam yon. At gumawa ka agad tayo mga kapatid Islam ng mga mabubuting gawain. Pangatlo, ay wakhalikin nas bikhulkin hasan. Wakhalikin nas bikhulkin hasan. Ito ay napakabuti. Napakagandang payo ng ating mahal na propeta. Magpakita kayo, makipag-ugnayan kayo ng mabuting asal sa mga tao. Kapatid sa Islam, ang sinabi ba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pakitunguhan mo ng mabuting asal ang iyong pamilya lang o kaya ang iyong kapatid sa Muslim na Islam lang? Hindi. Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Pakitunguhan ninyo ang inyong kapwa-tao ng mabuting ugali. Hindi po sinabi rito mga kapatid sa Islam na si kapatid mo lang lusod sa tiyan ang iyong pagpapakita ng kabutihan, doon ka lang magpapakabait. Ang iyong pinsan, ang iyong kamag-anak o si ustad o si sheikh ay doon lang kayo magpapakita ng mabuting ugali. Mga kapatid sa Islam, lahat-lahat ng tao po ay pantay-pantay. Ituturing natin pantay-pantay at sila ay pakikitunguhan natin ng mabuti. Hindi rin sinabi na sa pamilya lang. Sa pamilya lang, magiging number one kang mabuting sa pakikitungo mo ay mabuti. Hindi lang sa pamilya, kundi lahat-lahat ng tao na nandito sa ibabang lupa ay pakikitunguhan mo ng kabutihan. Ang tanong mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, mabuti kaya tayo sa ating mga pamilya? Nakuha ba natin ang ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baka naman nasisigawan natin ang ating mga mahal na asawa. Baka naman wala nang katarungan sa iyo ang iyong mahal na asawa. Baka naman hindi mo na pinapakinggan ang iyong mahal na asawa. Baka naman hindi mo siya nakikita palagi upang pakitunguhan ng mabuti. Kinakailangan kapatid sa pananampalataya, ang unang-unang makikinabang sa iyong kabutihan ay ang iyong pamilya, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. So, itigil na natin ang pamamalo ng sobra-sobra sa mga anak, yung mga sobrang high blood, na kunting bagay lang ay nagagalit.
Ang solusyon doon, kung hindi mo kaya at nagagalit ka, ay sabor. Sabor. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladina amanus biru wa sabiru wa rabitu. O kayong mga naniniwala kay Allah, sabiru, magpasensya kayo. Ibig sabihin kapatid sa Islam, may lahat-lahat po ay may solusyon. Lahat-lahat po ay may solusyon. Kung ano ang pagkukulang natin, ay may solusyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang sinabi rito. At ang pinakamababa ay magtitiis tayo dito sa mundo. Kailangan mapatuwag sa atin ang pagtitiis, pagsasabar upang sa ganun. Pag tayo ay nagtagumpay at hindi lumihis kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay makakamtan natin ang kanyang igagawad na paraiso na inihanda sa lahat-lahat ng mga Muslim na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo dito sa mundo ay kailangan magpalisa at magunahan sa paggawa ng kabutihan. Hindi po ang ating pag-unahan dito ay ang mga makamundong bagay na kailangan makita ni ganito na ako ay mas mataas sa kanya. Makita ni ganito na ako ay umangat at mayroon akong ganito. Makita ni ganito na ako ay napromote. Makita ni ganito na ako ang nagahari. Hindi po ganun. Ang ating agama Islam, reliyong Islam ay mapagkumbaba. Kung mayroong mga hindi nakaka-survive o may mga suliranin kinakailangan, isagunin niya ito sa Quran at sa Hadith. At kung hindi niya kaya, ay mayroon tayong mga kapatid dito na namumuno sa atin upang may paalam mo sa kanila kung ano ang solusyon na hindi mo matugunan. Yun ang pinakamahalaga, na i-address mo ang iyong suliranin doon sa namumuno sa atin kaysa lumihis ka, mga kapatid, sa pananampalataya. At iyon ay hindi gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang panahon na ito ay panahon ng mga selebrasyon ng hindi ay pinag-utos sa Islam. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang mga pakikipag-celebrate, lalo na kung ikaw mismo ang nagbibigay ng hadiya at dito sa time na hindi ka aya-aya. May mga ulama na kung binigyan ka ay ayos lang yon, at kung binigyan ka ng regalo, ngunit kung ikaw magbibigay ay hindi kaya-aya sa mga Muslim na ikaw ay magbibigay ng mga hadiya. Dahil hindi ito yung oras ng pagbibigay natin ng mga ating mga mahal na araw. Kailangan, halimbawa, kung ikaw pang nag-sponsor sa mga programa ng ibang reliyon, ay hindi po kaya-aya. Hindi tama sa atin ang mga ganun. Ang tama sa atin ay kung ano yung nandyan sa Quran at sa Hadith, ay yun ang ating sinusunod, mga kapatid sa pananampalataya. Dahil baka sakali na mayroong hindi nakakaalam, lalo na ang mga anak natin na minsan ay pinapabayanan natin kung ano yung kanilang ginagawa, kinakailangan yung ating masuliya, responsibilidad ay nakikita natin. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in o kulukum mas'ulun ala rayatin. Ibig sabihin, lahat tayo ay responsable sa ating mga binabantayan. Kasama natin binabantayan ang ating mga pamilya.